guys! Share ko nga pala sa inyo ang nakikinip namin ni Romeo ngayong araw. Dahil very good si Ita ng aming bunso sa mama at papa, naisipan namin siyang ibili ng bisikleta. At dahil mag-aapat na taon na din naman si Itan, siguro ito na ang time para magkaroon siya ng ganitong bagay. Hindi spoiled na bata ang aming bunso. At alam kong deserve niya ang reward na ito dahil mabait, magalang at masunurin siyang anak sa amin. At pinili ko rin pala ang itim at pula dahil ito ang kanyang paboritong kulay. Sabi ko nga kay kuya, kung maganda ba ang napili ko at ang sabi niya, ito ang kanilang best seller. At eto na nga, at sinisimulan na ni kuyang iset up ang bisikleta at sobrang excited ako sa magiging reaksyon ng aking anak. Aba, teka, at mukhang may pupuntahan pa nga itong si Romeo. Naku, yan na nga ba ang sinasabi ko at parang may balak pa atang bumili ng bisikleta. Romeo, umuwi na tayo, ha? Gusto mo ba? Okay, sige, kunin mo na. May malaking bata na naman na matutuwa. Pero di bale, deserve mo naman yan, Han, dahil sa mabait, masipag at mapagmahal kang asawa. Mamaya, mag-ulam na lang tayo ng tuyo at sardinas, ha? Abay, tuwang-tuwa, ano? Iba ang saya sa puso ko kapag nakikita ko silang masaya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng kompleto at masayang pamilya. At bonus ang mapagmahal at mabuting asawa. At syempre, hindi mawawala ang makukulit, ngunit mababait kong mga anak. Naniniwala ako na kapag mabuti ang hangarin mo sa buhay, nag-uumapaw ang pagpapala na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Yung plano nga namin na isang bisikleta lang ang bibilin, naging dalawang bisikleta. Ano, happy ka na? Isang smile naman dyan. At syempre, hindi pwedeng hindi ko ito masubukan. Aba, teka. Mukhang kayang-kaya ko pa. Wow! At hanggang dito na lang at maraming salamat po muli sa panonood.